Enough with your drama, Tiffany. Dahil hindi na tumatalab sa akin ang mga ganyan. Kapag sinabi kong tapos na tayo, tanggapin mo. Nauubusan na ng pasensya ang lalaki sa babaeng naglulumuhod sa harapan ng kanyang kumpanya. Huwag lamang niyang itong iwan. Pinagtitinginan din sila ng mga empleyado at ilang napapadaan, kaya mas lalong nainis ang lalaki sa makulit na si Tiffany. No! Ayoko nga eh. Huwag mong ipilit, Clinton, dahil mahal kita. I can do whatever you want me to do. I'll pleasure you day and night. I promise lahat gagawin ko. Just please, huwag mo lang ako hiwalayan. Nagkalat na sa kanyang pisngi ang eyeliner niya dahil sa mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya pinakikinggan ng lalaki at malakas na inalis ang kamay niyang nakakapit sa binti nito at plano ng talikuran, ngunit sumunod pa rin siya dito at muling nakiusap. Marahas na hinagod ng mapanuyang tingin ng lalaki si Tiffany nang mahigpit na naman itong kumapit sa binti niya. Tila ito isang linta na mahirap tanggalin at paalisin. I'm done with you. Una pa lang alam mo nang madali lang ako mapasok sa babae. Kaya tigilan mo na ako dahil mas lalo ka lang mapapahiya. Look at yourself now. You look so dumb and desperate, Tiffany. Yan ang mga bagay na ayaw na ayaw ko sa babae. Madiin niyang sabi rito. Tsaka walang lingon-likod niya na itong iniwan nang lumuwag ang kapit nito sa kanyang binti. Dulot ng sakit ng mga ibinabato niyang salita rito. Wala nang nagawa ang babae kung hindi ang umalis na lamang dahil nasa kanya na ang buong atensyon ng mga ususero at ususerang nanonood. Mariin niyang pinawi ang luha tsaka kumuha ng wipes sa kanyang sling bag at pinunasan ng makalat na mukha. Diretso siya sa bar at doon ibinuhos ang labis ng sakit na idinulot ng kaisa-isang lalaki na minahal niya at sineryoso. Kung kani-kanino siyang lalaki nakipagsayaw habang panayang lagok ng hawak na bote ng margarita. Hanggang sa merong matikas na lalaking nag-aya sa kanyang magtungo sa pribadong lugar na agad niya namang pinaunlakan. Idadaan na lamang niya sa ligaya ang sakit na idinulot sa kanya ni John Clinton Bautista. Ano't nakatenga pa rin ang truck na ito? Asan ang driver na magdi-deliver ng mga yerong to patungong Batangas? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa loob ng isa sa kanyang mga warehouse na pinag-iimbakan ng kanyang mga produkto nang dumalaw siya para sana siya sa atin lamang ang galaw ng mga tauhan. Meron namang lumapit na lalaki na sa kanyang tansyay, mga nasa 40s na. Si Mang Dado na isa sa pahinante ng driver na hinahanap niya. Sir, may sakit po si paring Jasper eh. Nasa ospital ho sila ngayon at inaalam kung ano bang karamdaman ng driver namin na yun. Nag-collapse lang ho bigla eh. Informa nito. Konektado ba sa trabaho ang pagkakasakit niya? Tanong niya. Bumaba rin ang tono ng boses niya. Kahit kasi istrikto siya sa trabaho, ay maawain naman siya at matulungin. Eh kahit kasi gabi sir, nagtatrabaho pa yung si paring Jasper. Nag-iipon kasi siya ng pera para sa nalalapit na graduation ng college niyang binata. Hindi na yata kinaya ng katawan ng pagod at puyat sir, kaya dinapuan na ng sakit. Alam niyo naman pong kalagayan kapag mahirap. Saad ni Mang Dado. Pasaway, pwede namang mag-advance sa akin. Bakit kailangan magpakapagod pa ng husto? Nasaan ba siya nakakonfine at nang maabutan ko siya ng tulong? Seryosong sambit niya. Tinignan niya muna ang relo. Magtatanghali na pala. Tinext niya muna ang sekretary na i-reschedule ang meeting niya with the Iron Group of Corporation. Dahil mas importante ang buhay ng tao kesa sa makukuha niyang pera. Tumango naman si Mang Dado. Dinala na nga ng lalaki si Clinton sa ospital kung saan naroroon ang isa sa masisipag niyang driver. Kamusta ho siya? Bungad niya sa asawa ni Mang Jasper, si Aling Marie. Maayos naman daw po, sabi ng doktor. Masyado lamang daw pong inabuso ang katawan sa trabaho kaya tinarangkaso. Saad ng ginang. Dumukot naman ang 5,000 sa kanyang wallet si Clinton, tsaka iyon inilagay sa palad ng ginang. Gamitin niyo itong perang to para gumaling agad si Mang Jasper. Kung may sobra naman po, gamitin niyo sa pang-araw-araw niyong gastusin. Pakisabi rin ho kay Mang Jasper na huwag na muna siyang magtrabaho hanggat hindi pa niya kaya. Bumalik na lang ho siya kapag kaya na niyang talaga. At huwag ho kayo mag-alala dahil makakatanggap siya ng buwanang sahod kahit na hindi pa siya pumapasok. Anya, tsaka inayos ang pang-opisinang suot. Magpapaalam na rin ho ako. Anya pa. Maluha-luha naman ang ginang na tinupi ang pera, tsaka iyon binulsa.
Maraming maraming salamat po, Boss Clinton. Hindi ko na nga po talaga alam kung saan kukuha ng pera na ipambabayad sa bill ng asawa ko. Salamat po ng sobra. Tumulo ang luha ng ginang sa labis na galak. Wala hong anuman, mauuna na po ako. Paalam niyang muli na malugod namang tinuguna ng lumuluhang babae. Pinagtaksi na lang ni Clinton si Mangado dahil kailangan niya umuwi para ibilin sa kapatid ang kanilang kumpanya. Nakapag-desisyon na kasi siya na siya na lamang mag-deliver ng mga yero sa Batangas. Nais niya rin ng break at magagawa niya lamang yun kapag naging simpleng mamamayan siya. Cleus, nandiyan ka ba sa loob? Kinutok niya ang kwarto ng kapatid. Dumiretso agad siya sa kwarto nito nang makauwi. Yeah, why? Bagot siya nitong pinagbuksan. Huhulaan ko, may kailangan ka na naman ba? Umirap ito sa hangin dahil kilalang kilala niya ang nakatatandang kapatid. Hindi ito basta-bastang lalapit sa kanya nang walang kailangan. Meron nga, kaya mag-ayos ka na ng sarili mo dahil makikipag-meeting ka with one of our biggest investors. Anya rito. Tumaas naman ang isang sulot ng labi ni Cleus, pati na ang isa niyang kilay. Seriously bro? Kadarating ko lang from business trip tapos meeting na naman. Bulalas nitong kontra sa nais na ipagawa ng kapatid. Kay dad ka nalang humingi ng tulong, huwag sa akin dahil stress at pagod ako. An itong plano na siyang pagsarhan ngunit iniharang niya ang isang kamay sa pinto at marahas niyang tinabig. Kilala mo naman yun si dad. Sa tingin mo ba susuportahan nun ang kapritsyo ko? Hindi. Kaya sige na, Cleus. I'll give whatever you want. Condo, car, or money. Name it. Basta, pumayag ka lang. Pangiinganyo at pamimilit niya ngunit wala man lang siya nakita ni katiting na interes sa mukha ng kapatid. Meron din ako kung anong meron ka. We're siblings bro, and we're both billionaires. Iritadong sambit nito. Cleus naman, please, I need a break. Isa pa, walang ibang magdi-deliver na mga yero patungong Batangas dahil nagkasakit yung driver. So I decided na ako na lang magdi-deliver na mga yero patungo doon. 1 month lang, Cleus. Please. For the first time ay nakiusap siya sa kapatid. Okay, fine. Pero pag ikaw nilalapitan ko para humingi ng tulong, wala man lang ako natatanggap. Iiling-iling nitong sabi. Eto na ang una't huli kuya. May diing sabi pa nito bago tuluyang isarado ang pintuan ng silid. Malaking ngiti naman ang sumilay sa labi ni Clinton. Thanks brother. Next time sagot naman kita. Magsabi ka lang. Anya, bago umalis sa harapan ng silid nito, matapos itong tapikin sa braso. Napailing-iling naman si Cleus dahil siyang malilintikan sa kanilang ama. Matanda naman na siya. Alam niya na kung anong tama at mali. Huwag lang sanang humantong sa takwilan ng naging desisyon mong to, kuya. Anyang nakasunod ang tingin sa papalayo niyang kapatid. May ngiti naman sa labing mabilis na tinungo ni Clinton ang sariling silid. Hinalungkat naman niya ang wardrobe para maghanap ng kupas na pantalong kanyang gagamitin. Napangiti siya nang may mahanap na kaisa-isang luma na pantalon at t-shirt. Isinuot niya yon, tsaka siya kumuha ng sombrero. Kumuha na rin siya ng backpack at saka doon inilagay ang ilang nagkakapalan niyang pera na kinuha niya sa safe. Kailangan niyang magdala ng pera dahil matatagalan siya sa kanyang destinasyon. Naisip niya rin na baka doon niya mahanap ang ideal girl na noon pa niya nais makasama. 30 na siya at nais niya nang lumagay sa tahimik na buhay. Sa dami ng mga nakarelasyon niya, ni isa'y wala man lang sa mga itong housewife material na tipo niya. Yun bang makakasama niya na panghabang buhay? Tinapos niya ang pag-aayos at agad nang umalis. Nagbili na lang siya sa kasambahay nila na sabihin sa amang mawawala siya ng isang buwan. Sir, bakit hugan niya ng suot niyo? Takang sinalubong ni Mang Dado si Clinton pagpasok nito sa warehouse. Dahil ako magiging driver niyo, Mang Dado, kaya tara na ho dahil mahaba-haba pang babiyahihin natin. Anya at marahang hinila si Mang Dado patungo sa mahabang truck ng kanyang mama ni Obrahin. Napakamot na lamang sa panot niyang ulo si Mang Dado dahil labis na pagtataka kung bakit kailangan pa ni sir nila na magmaneho gayong marami naman itong pupwedeng utusan na siyang gumawa sa trabaho ni Mang Jasper. Inabot din ang 6 na oras ang kanilang biyahe. Umalis sila ng alas 10
At nakarating sila ng Batangas bandang alas 4 na ng hapon. Nagkumpulan naman agad ang ilang kalalakihang magbababa ng dineliver nilang yero. Tumulong na rin si Mang Dado at habang siya'y kausap ang manager na pinagdeliveran nila. Matapos ang paghahakot ay plano na sanang balikan ni Clinton ang truck para iparada ng makabangga niyang isang babaeng busy sa paglilista sa hawak nitong maliit na notebook. Hindi siya nito napansin dahil abala ang atensyon nito sa pagsusulat. Ay naku, sorry po. Hinging paumanhin ng babae sa kanya. Napalunok naman si Clinton nang lingunin ng babaeng bumunggu sa kanyang likuran. Hindi ito katangkarang babae. Maliit lamang ito kung ilalarawan ngunit napakaamo naman ang mukha. Merong katamtamang tangos ng ilong at manipis na mga labi. Porselana ang kutis nito. Itim na itim rin ang bagsak nitong buhok na hanggang dibdib. It was love at first sight at iyon ang nasisigurado ni Clinton. Ah, ayos lang. Malaki ang kanyang ngiting tugon sa babae. Pinulot niya rin ang nabitawan nitong ballpen at notebook at pinasadahan niya ng tingin. Kukuha ka ba ng orders dito? Tanong niya na agad namang tinunguan ng babae. Ibinigay niya rin dito ang pinulot na gamit nito. Salamat, ani ng babae. May sariling hardware ang pamilya ko at ako nang nagpapalaka doon dahil mahina na si nanay. Sabi pa nitong matama namang pinakikinggan ni Clinton. Bawat buka ng labi nito'y nakasunod siya. Ah, ganun ba? Kailangan mo ba miss ng katulong? Pwede ako. Pagpipresenta niya sa sarili. Naku, hindi na dahil kasama kong dalawang trabahador ko. Tanggi nitong ikinabagsak ng balikat ni Clinton. O sige, pasensya ka na ulit ha. Anito at iniwan na siya. Naiwan naman siyang may ngiti sa labi. Habang tinatanaw ng tingin ng babaeng kauna-unahang kumuha ng kanyang atensyon at interes. Pag lumingon ka, akin ka. Mahina niyang sabi, tsaka kinagat ang ibabang labi at naghihintay ng paglingon nito. Ngunit bigo siya. Muli siyang napangiti ng mabuo sa isipan, ang isang hamong paibigin niya ito. Pumasok na muna siya sa dalang truck para iparada yon. Tumawag na rin siya sa tauhan niyang namumuno ng warehouse para magpadala ng taong magmamaneho ng truck pabalik ng Maynila. Sinabi ng tauhan niyang bukas na lamang dahil padilim na. Sinang-ayunan niya naman agad dahil may katwiran naman ito. Matapos maiparada ang truck ay hinanap niya na si Mang Dado. May kausap ito ngunit nang makita siya ay agad na nagpaalam sa kausap at saka sa kanya lumapit. Kumain na ho tayo, Mang Dado. Sabi niya rito na tinanguan naman agad ng lalaki. Nagpatiuna na siyang naglakad palabas ng pinagbagsakan nila ng kanyang produkto. Sa isang karinderya niya piniling kumain. Nagtanong-tanong na rin siya na maaari nilang tuluyan ngayong gabi nang matapos silang kumain. Sa huli ay sa isang malapit na motel sila napadpad. Pinagtiyagaan na yun ni Clinton dahil magpapalipas lang naman sila ng gabi noon. Pagsapit ng umaga ay nag-almusal na sila. Hinintay na lamang ni Clinton ang taong darating para maniobrahin ang truck pabalik at ipapasama niya na rin si Mang Dado. Tanghali na nang dumating ang kanilang hinihintay. Pinakain niya muna ang tauhan bago niya binigyan ng pocket money at pinalarga na ang mga ito. Bumuga ng hangin si Clinton bago binalikan ng manager na kausap niya kahapon. Nais niyang alamin sa logbook ng mga ito ang impormasyon ng babaeng nagustuhan. Matapos makuha ang detalye ng babae, ay agad na siyang umalis. Laking tuwa niya pa dahil ang katapat na apartment ng hardware ay bakante, kaya doon siya mananatili. Kapag sineswerte ka nga naman. Ani ng kanyang isip nang ibigay na sa kanya ng maedad na babae ang magiging susi ng silid na tutuluyan niya. Salamat ho, anya sa ginang. Nagpasalamat din ito sa kanya pabalik nang maibigay na niya rito ang perang kabayaran sa pagsistay niya sa paupahan nito. Inayos niya muna ang uupahang silid. Namili na rin siya ng mga gamit pati na ang kanyang mga damit. Mas pinili niyang mamili sa ukay-ukay para mas maging kapanipaniwala ang pagiging simple at mahirap niyang tao. Salamat, Sir Pogi! Saad ng tindera sa binilhan niya ng mga pantalon. Tumango na lamang siya rito dahil wala siyang panahong makipaglandian. Pagbalik niya sa apartment ay naligo na muna siya. Napapangiwi pa siya dahil napakalamig ng tubig na nagmumula sa gripo. Tanging balde at tabo lamang ang gamit niya.
Napabuntong hininga siya dahil sa layo ng ginagalawan niya ngayon kumpara nung nasa Maynila siya. Bakit ba ako nag-iinerte? Ginusto ko to. Anya sa sarili. Tsaka sinimulang buhusan ng tubig ang sarili. Nanginginig siya sa lamig ngunit tiniis niya yon. Binilisan niya na lamang ang pagligo. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa planong paglapit sa dalagang natitipuhan. Kung suswertehin ay mag-a-apply siyang trabahador dito. Mapalapit lamang siya rito. Sa kabilang dako ay kasalukuyang nagpapahanap ng isang driver si Catherine dahil si Mang Canor na matagal ng driver sa hardware nila ay nagpaalam na sa kanya na aalis dahil iyon umano ang kagustuhan ng anak nitong meron ng maayos na trabaho. Kamusta, B-boy? May nahanap na ba kayo? Tanong niya sa nag-iisa niya na lang na driver. Wala pa ho, mami. Karamihan kasi ng kakilala ko na driver din ay mas gusto mag-abroad o di kaya sa Manila magtrabaho dahil doon ang merong malaking kita. Pero susubukan ko rin pong maghanap. Wika ni Biboy na ikinabuntong hininga naman ni Catherine. Maglagay kaya tayo ng kartulina sa labas na naghahanap tayo ng driver. Swestiyon niyang agad namang sinang ayuna ni Biboy. Mga ilang minuto lang nang maisabit ni Catherine ang kartong sinulatan niya meron na agad lumapit sa kanya. Nangunot ang kanyang noo dahil sa pamilyar na mukhang nagtatanong kung pwede ba itong mag-apply. Nagkita na ba tayo sa kung saan man, kuya? Para kasing pamilyar ka sa akin. Anyang pinilit alalahanin kung saan niya ba nakita ang perpektong mukha ng simple ngunit matikas na lalaking nasa kanyang harapan. Sa may Steeltech, doon tayo nagkabunggo. Ngiting sagot niya na ikinatapik naman ng babae sa hangin. Sabi ni, kaya ka pamilya dahil ikaw yung nabunggo ko. Anyang tatango-tango. Eto tanong lang ha, ano nga palang dahilan at dito mo naisipang mag-apply? Don't get me wrong ha, pero mukha kang anak mayaman ha, nagpapanggap lang na mahirap. Ngiti niyang sabi. Napaubo naman si Clinton, napakamot rin siya sa isa niyang kilay. Tsaka alanganing ngumiti. Maalaga lang talaga ako sa katawan. Pagdadahilan niya. At saka naghahanap din talaga ako ng trabaho para makapag-ipon dahil nagpaplano akong tumayo ng maliit na negosyo. Kapag nagkaipon ako, pagpapatuloy niya pa. Ganun ba? May experience ka na ba sa ganitong trabaho? Tanong niya. Opo ma'am, dati na rin ako naging truck driver sa isang manukan. Gusto niyang matawa sa kanyang naging sagot. Ngunit pinigilan niya para naman maging kapanipaniwala ang mga tinuran niya. Ngumiti si Catherine dahil sa wakas ay meron ng kapalit ang umalis niyang driver. O sige, hired ka na. Ako nga pala si Catherine Zamora. Mamang kadalasang tawag sa akin ng mga empleyado ko rito. Pero mas gusto kong tinatawag akong Kath. Sambit niya rito, tsaka naglahad ng kamay. Tinanggap naman agad yun ni Clinton. John Clinton Bautista. Pakilala niya naman sa sarili nang may ngiti sa kanyang labi. Tumango si Catherine. Pagkatapos ay binawi na ang kamay sa lalaki. Halika na at nang maituro ko sa iyo magiging trabaho mo rito. Iginiya niyang lalaki patungo sa likod ng kanyang tindahan kung saan naroroon ang isa pang truck. Wala yung magiging kasamahan mo na si B-boy dahil nag-deliver ng order. Kaya ako nilang magsasabit magtuturo sa iyo ng mga dapat at kailangan mong gawin. Anyang itinuturo na ang kulay asul na truck. Yun ang truck na palagi mong gagamitin kapag may mga customers na bumibili ng graba, hollow blocks, tsaka mga iba pa. Hindi naman gaanong kahirap ang trabaho mo dahil magmamaneho ka lang naman. Meron naman mga pahinante na siya magbababa ng mga karga na truck mo, kaya hindi mo kailangan kabahan. Pagbibiro niya rito. Sanay ako sa mabibigat at mahihirap na trabaho, Kath. Pagmamayabang niya pa. Nako, binibiro lang naman kita. Ganito rin ako sa mga empleyado ko eh. Paliwanag niyang tinanguan naman ng lalaki. Wala pa namang customers kaya sumama ka na muna sa akin sa tindahan. Para kapag merong mabibigat na bubuhatin, ipapagawa ko sa iyo. Anyang sinunod naman agad ng lalaki. Sabay na nga silang pumasok sa tindahan. Nakita pa ni Catherine ang pamimilog ng mga mata ni Kakay. Ang nag-iisa niyang tindera nang masulya pa nito, ang bagong hired niyang driver. Hoy, pasukan ng langoy ang bibig mo, Kay. Biro niyang pukaw sa pagkatulala nito. Mamkat naman! Nahihiya itong nagbaba ng tingin dahil sa pagkapahiya. Idagdag pa ang paglingon sa kanya ng kasama ng mam niya. Kaya't nakita nito ang kahiyahiyang ekspresyon niya.
Ay sus, nahiya ka pa. Ayos lang na pagpantasyahan mo itong si Clinton at mukhang single pa naman. Biro niya sa dalagang napapakamot na lang sa ulo. May nobyo na ako eh. Napahanga lang naman ako dahil ang pogi ng driver natin. Depensa nito. Natawa naman si Catherine dahil binibiro niya lang naman ang dalaga. Malay mo, magbago pa ang isip mo kay Fred. Dagdag niya pang ikinasimangot ni Kakay. Dahil kahit naman hindi kasing gwapo ni Clinton ang nobyo niya, hindi niya ito kailanman ipagpapalit. Dahil mahal na mahal niya ang kauna-unahang nobyo niya. O siya at may customer na, mamaya na lang tayo magkwentuhan. Anyang iniwan na ang dalaga upang harapin ang paunang customer nila ngayong umaga. Naging busy ang tatlong tao na nasa loob ng tindahan dahil sa dagsaang customers. Nakakadalawang bilin na ng pako yung si Ate Girl dito oh. Tingin ko, type ka niya Clinton. Kaya kung todong pa-cute sa'yo kapag nalapit sa'yo eh. Wika ni Catherine nang umalis na ang isang babae na puno ng kolorete ang mukha. Oo nga, karamihan sa mga namimili sa atin ngayon mga babae. Iba naman mga binabae. Pagsang-ayon naman ni Kakay. Yun nga lang eh, tagi-isang piraso ang mga binibili. Halatang dahilan lang nila yun para makita ang pogi natin kasama. Dagdag pa nitong ikinatangutangon ni Catherine. Hindi naman siguro. Nahihiyang depensa ni Clinton. Kahit na ang totoo'y nahahalata niyang mga nagpapapansin lang ang mga dumadagsang mamimili kanina. Doon ka na muna sa likod, Clinton. Dahil iyan na naman ang mga babaita, oh. Tandang-tanda ko yung mga pintadong mukha ng mga paparating eh. Tss, nasasayang lang yung mga plastic at dyaryo ko sa ilang piraso na binibili nila para lang makakita ng gwapo. Iiling-iling na utos niya sa lalaki. Gusto namang matawa ni Clinton sa pagsusungit ni Catherine sa naunang babae na nais bumili ng 5 pirasong una medya na pako. Gustuhin niya mang nasa tabi lamang siya nito hindi maaari dahil baka madamay pa siya sa mga sinusungitan nito. She's kinda cute. Anyang napangiti bago tunguhin ang kinaroroonan ng truck na gagamitin niya. Tinesting niya muna saglit ang sasakyan para naman magamay niya. Mga ilang minuto rin siyang nag-test drive bago siya tawagin ni Catherine. Mag-deliver ka ngayon, Pogi! Anas niyang nagpangiti sa lalaki nang makalapit ito sa kanya. So, nagagwapuhan ka rin pala sa akin? Pilyo niyang tanong. Oo, Pogi ka kaya? O kaya sige na, mag-deliver ka na. Inosenteng tugon nito. Bigla-bigla nilang ikinasayaw ng malamyos ni Clinton. Hala siya, bakit ka nagmamacho dance dyan? Nabibigla niyang sambit. Sabi mo kasi, Pogi, sige na. Kaya sinayawan kita. Mapagbiro niyang rason. Trending yun sa SockMed. Pagpapatuloy niya pa. Sira ulo, ang sabi ko gwapo ka tapos sige na't magtrabaho ka na. Iyon ang tinutukoy ko. Napapanguso niyang pagpapaliwanag rito. Ah, ganun ba? Sorry. Wagas ang kanyang ngiti lalo na nang umiling-iling ito sa kanya. Ngunit may ngiti naman sa labi. Damn, kinikilig yata si Junjun. Pilyong ani ng kanyang isip bago sundin ang sinasabi nito. Buong biyahe ay nakangiti lamang si Clinton. Kinilig pa nga ang babaeng pinagbagsak nila ng grab at simento dahil sa pag-aakala nitong para sa kanyang matamis at nasisihang ngiting yun ni Clinton. Iba yung ngiti natin, boss ha. Hulaan kong dahil yan kay Ma'am Catherine ano? Bulalas ni Jake na siyang pahinante ni Clinton. Halata bang masyadong siyang dahilan? Wala siyang plano na sarilinin ng damdamin para sa amo nilang babae. Ay naku boss, mabibigo ko kay Ma'am Catherine dahil may nobyo na yun. Anitong biglang ikinapreno ni Clinton sa minamanehong truck. Kamuntik pang masubsob si Jake. Mabuti na lang at napahawak siya sa bintana ng sasakyan. Boss naman, bigla-bigla kayo nagpepreno eh. Reklamo nitong salo-salo ng isang palad ng dibdib. What did you just say? Tila nabingi siya sa sinabi nito kanina. Kaya niya ito pinaulit. Kako, may nobyo na yung boss natin. Isang engineer boss, kaya wala kang laban doon. Sagot nitong hihinga-hinga. Matagal na ba sila? Seryosong tanong niya. Matagal-tagal na rin. Kasal na nga lang ang hinihintay ni Ma'am Kat kaso mukhang hindi pa yata handa yung lalaki. Sagot nito, tsaka lumapit sa kanya ng bahagya. Ito, atin-atin lang boss ah. Nadinig ko kasi sila Kakay at Ma'am na nag-uusap noon na ibibigay lang daw ni Ma'am ang bataan niya
Kapag kinasal na sila, palagi raw kasing pinag-aawayan ng dalawang bagay na yon na kesyo hindi raw totoong mahal ni ma'am yung hambog na lalaki yon. Dire-diretsyong salaysay nito. Hindi ko alam na maritas ka pala. Nasabi na lamang ni Clinton tsaka niya muling minaneho ang sasakyan. Wala siyang plano na tumigil sa mitihiing mapaibig ang dalaga. Wala sa bukabularyo niya ang salitang suko. Lalo na at hindi pa naman nakatali ang babaeng gusto niya. Natapos ang maghapong naglalaro sa isipan ni Clinton ang mga nalaman tungkol sa babaeng natitipuhan. Nag-iisip siya ngayon ng hakbang kung paano mapapaalis sa buhay ng dalaga ang pesteng nobyo nito, ngunit magagawa niya lamang yun kapag nalaman niya na kung sinong lalaki. Tapos na siyang magluto ng kanin sa biniling rice cooker nang may kumatok at mula iyon sa kanyang pintuan. Sigurado siya kaya naman dali-dali niyang pinagbuksan ng kanyang panauhin. Hi! Ngiting bati niya sa dalaga nang masilayan ang maamong mukha nito. Bumaba rin ang kanyang tingin sa hawak nitong Tupperware na may lamang ulam. Sumobra kasi yung niluto ko kaya naisipan kong dalhan ka. Iniabot niya ang dalang ulam na agad namang tinanggap ng lalaki. Salamat dito. Saktong-sakto lang dahil kaluluto ko lang ng kanin. Pasok ka pala. Paanyaya niya rito ngunit tumanggi na ito dahil may pupuntahan pa umano ito. Ah, ganun ba? O sige, salamat. Walang anuman. Kapag may sobra ulit, dadalhan kita. Anitawat, tuluyan ang nagpaalam. Inihatid pa muna ni Clinton ang tingin ng papalayong dalaga hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Isinarado niyang pinto tsaka nagtungo sa hapag. Nagsandok na muna siya ng kanin. Pagkatapos ay binuksan niya ang Tupperware at sumandok doon ng konti. Sa unang tikim ay napapikit pa siya dahil sa sarap noon. Kare-kare ang dala nito sa kanya. At ito pa lamang ang pangalawang beses niyang nakakain ng ganong ulam. Una niyang tikim noon ay luto pa ng kanyang yumaong ina. Housewife material nga siyang talaga. Nakangiti niyang sambit, tsaka dinamihan ng ulam hanggang sa hindi niya namalayang naubos niya na nga pala ang dinala sa kanya ng babae. Samantala, excited na bumaba ng tricycle si Catherine sa harapan ng bahay ng kanyang nobyo. Bit-bit ang niluto niyang ulam. Hindi pa siya kumakain dahil nais niyang makasabay ito. Kumatok siya ng tatlong beses sa pinto ng bahay nito at maya-maya lamang ay pinagbuksan siya nito. Babe! Tila nagulat pa ang lalaki nang makita siya. Oh, bakit parang gulat na gulat ka na makita ko? Bawal na ba akong pumunta rito? Nasa tono niyang pagtatampo. Ay, hindi naman. Nabigla lang ako. Alika, tuloy ka na. Tila napipilitan pa ito habang ang mga matay naaaligaga. Napapansin yun ni Catherine ngunit hindi niya nais na magkaroon na naman sila ng diskusyon. Kaya't sinawalang bahala niya na lamang ang kakaibang kinikilos ng nobyo. Agad nagtungo sa hapag si Catherine para sana ihanda ang pagkaing dala. Ngunit laking pagtataka niya nang makitang dalawang pares ng plato na nakapatong sa lamesa. May kasama ka ba rito, babe? Umuwi na ba si Tita Marina? Takang tanong niya sa nobyo nang sumunod ito sa kanya. Ha? Ay naku, wala akong ibang kasama rito. Tsaka hindi pa umuwi si mama eh. Kay ano yan? Kay parin Jude. Tama, kay parin Jude yan. Yan yung pinagkainan niya kanina. Pumunta siya rito kanina eh. Nagutom kaya pinakain ko na. Pero umalis din naman siya kagad kanina dahil tumawag yung girlfriend niya. Mabilis na tugon itong pinaniwalaan naman agad ni Catherine. Ganon? Sayang naman tong hinanda ko dahil nakakain ka na pala. O sige, ako na lang ang kakain dahil mukhang busog ka naman na. Ngiting sambit niya na tinanguan naman agad ng kanyang nobyo. Sandali lang, babe, ah. Magdadamit lang muna ako at pagkatapos ay sasabayan na kitang kumain. Kahit na nakakain na ako. Paalam nitong nakangiti namang tinanguan agad ni Catherine. Dali-dali namang nagtungo sa silid nito sa Jacob para paalisin ang isa niya pang nobya na mahimbing pa rin natutulog. Napagod kasi ito sa walang sawang pag-iisa nila. Janice, Bibi, gising na! Mahina niyang tinatapik-tapik ang pisngi nito. Nagmulat naman agad ang kanyang mga mata ang babae at buong pagsuyong inabot ang labi ng nobyo. Ngunit pinigilan siya nito kaya't laking pagtataka niya. Wag na muna, Bibi. Dahil nasa baba si Catherine, mabubuko tayo kapag hindi ka pa umalis eh. Mahina niyang sabi na ikinakunot nito ng noo. Akala ko ba ihiwalayin mo ng babaeng yun? Hindi ako aalis. Dito lang ako. And that's final. Matigas nitong sabi na ikinahilamos sa mukha ni Jacob. Okay, fine.
Pero dito ka lang ha, wag na wag kang lalabas. Pangungundisyon niya rito na inirapan lamang ng babae. Janice, please, makinig ka naman oh. Naiirita na siya dahil kinarelasyon lang naman niya ang babae para mapuna ng mga pangangailangan niya na hindi na ibibigay ng kanyang nobya. Oo na! Inis nitong sabi bago pabagsak na nahiga, tsaka nagtalokbong ng kumot. Iiling-iling naman si Jacob na kumuha sa cabinet niya ng pangitaas. Matapos umalis sa sariling silid, ay inilak niya muna yon pagkatapos ay dali-dali siyang bumaba at dumiretso sa hapag. Pasensya na babe, medyo natagalan. Hinalikan niya sa pisngi ang nobya nang makalapit rito. Gumiti naman sa kanya si Catherine. Kumain na tayo. Anyang sinunod naman ito agad dahil kanina pang nagre-reklamo ang tiyan nito. Ang sarap mo talaga magluto babe. I wonder na kagaya ka rin ng mga nililuto mo. Biro niyang tura na ikinapula naman ang pisngi ng babae. Kumain ka na nga lang babe. Damihan mong kain mo para naman magkalaman-laman ka. Masyado ka nang pumapayat dahil sa pagiging workaholic mo. Idinaan niya na lang sa paglalagay ng ulam sa plato nito ang pagkailang na nararamdaman. Kahit kasi 2 taon na sila ng nobyo, ay hindi pa rin siya komportable kapag napag-uusapan ng topic tungkol sa pagniniig. Kailan mo ba talaga planong isuko sa akin yan, babe? Matagal ko nang gustong makuha yan eh. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinusuko sa akin. Hindi ka ba sigurado sa akin? Duda ka ba sa nararamdaman ko para sa'yo? May himig ng pagtatampo sa boses nito na agad namang inilingan ng babae. Matagal na rin nating napag-usapan babe na kapag kinasal na tayo, tsaka ko lamang to ibibigay sa'yo. Gusto ko maging sagradong lahat ng sa atin, Jacob. Intindihin mo naman sana. Nagpapaintindi niyang paliwanag rito ngunit hindi na sumagot pa sa kanya ang nobyo. Kaya't napabuga siya ng hangin. Mahal kita, Jacob. Ikaw lang ang lalaking gusto ko. Malungkot niyang wika ngunit hindi na talaga siya inimik pa ng kanyang nobyo. Natapos silang kumain nang hindi na siya iniimik ng lalaki. Ngunit kahit na hindi siya nito kinikibo ay naging masuyo pa rin siya rito. Sinabi niya pang sasamahan niya ito sa pagtulog ngayong gabi. Ngunit mariin siya nitong tinanggihan kaya't nakaramdam siya ng sakit lalo na nang ipagtabuyan na siya nitong palabas. Bagsak ang balikat niya umuwi na lamang sa kanila. Napabuga siya ng hangin nang sumalubong ang katahimikan sa kanya. Nalulungkot siya sa pagiging mag-isa. 20 anyos lamang kasi siya noon ang mamaalam sa mundo ang mama niyang may breast cancer. 4 na taon pa lamang ang lumipas. At ang ama niya naman ang namaalam dulot rin ng sakit nito. Ipinatong niya sa lamesa ang shoulder bag matapos roon kumuha ng pera. Bibili siya ng inumin na siyang tutulong sa kanya para maibsan ng kalungkutang bumabalot sa kanya sa mga sandaling to. Magiinom ka? Boses yon na nagmumula sa kanyang likuran. Nilingon niya ang lalaki. Tsaka pilit rito ngumiti. Gusto mo rin bang uminom? Imbis na sumagot ay inaya niya na lamang ang lalaki. Hindi ako pala inom pero para sa'yo, sasamahan kita. Dahil ayokong maramdaman mo ang pagiging mag-isa. Sa sinabi nito ay nakaramdam siya ng saya. May dahilan ba ang paglalasing mong to? Tanong niya nang sinimulan niya ng pagsasalin sa kanilang mga baso nang binili nitong alak. Matapos nilang maisaayos ang inumin pati na ang sisig na pulutan na madali ang niluto ni Catherine. Nalulungkot kasi ako, Clinton eh. Nakikita mo naman siguro na mag-isa na lang ako. Yung nobyo ko naman nagtatampo sa akin. Malungkot na turan niya tsaka tinungga ang gin at pagkatapos ay nagsalin ulit at mabilisan yung ininom. Dahan-dahan ka lang at baka malasing ka. Masakit sa ulo ang hangover. Pagpapaalala niya rito ngunit ngumiti lamang sa kanya ang babae. Half day lang naman tayo bukas, dahil Linggo. Kaya wag mong problemahin yung hangover na yan, anya. Inumin mo na rin yung gin mo. Turo nito sa shot glass na hindi pa rin ito tinutungga. Sinunod naman ni Clinton ang sinabi nito. Tinungga niyang inuming bago sa panlasa niya. Whiskey lamang kasing iniinom niya. Kaya naman ang gumuhit sa lalamunan niya ang gin ay mariin siyang napapikit. Ngunit agad ring napamulat ng tawanan siya ni Catherine. Halatang halata na hindi ka sanay uminom ah. Bibihira ng lalaking katulad mo ah. Good for you. Malusog pa ang atay mo. Sa akin kasi baka nangingitim na dahil sa gabi-gabi kong pagtungga. Anya. Tsaka muling tinungga ang alak. Itong inumin lang kasi na itong nagpapatulog sa akin eh.
Hirap kasi ako makatulog dahil sa insomnia ko. Pagtatapat niya at muli sanang tutunggain ng gin nang pigilan na siya ni Clinton. Tama na yan. Hindi mo kailangang sandalan ng alak. Pwede mo akong sandalan. Pwede mo akong sabihan na mga mabibigat mong dinadala. Sasamahan kita, Catherine. Hindi mo kailangang maramdaman ng pagiging mag-isa dahil palagi na kitang sasamahan. Itinabi niya ang baso pati na ang bote. Tsaka niya isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Matulog ka na. Babantayan kita. At hindi ako aalis. Magtiwala ka, wala akong gagawin sa iyong masama. Masuyo niyang sabi na nagpangiti naman sa babae. Ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kamay nitong ipinatong sa balikat niya ngunit wala siyang naramdamang pagtutol doon. Unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Salamat, Clinton. Mahina niyang sambit hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Hindi mo deserve ang malabasurang pagtrato sa'yo ng bulakbul na engineer na yun. Hindi siyang lalaki para sa'yo, Catherine. Hindi siyang makakasama mo kundi ako. Sisiguraduhin kong mamumulat ka sa kalokohang ginagawa ng walang hiyang hakob na yun. Mahina man ngunit may diin niyang sambit. Sinundan niya kasi kanina si Catherine at kitang-kita niya sa bintana ng silid noong lalaki ang isang babae na walang saplot. Kitang-kita niya rin kung papaanong ipinagtulakan ng lalaki ang babaeng inaasam-asam niya. Gusto niyang sugurin ang lalaki kanina ngunit pinigilan niya dahil merong tamang panahon para gawin niya yon. Ipinatong niya ang ulo sa ulo nito. Tsaka di naman ng kanyang palad ang malambot nitong pisngi. Maingat niya rin dinampian ang magaang na halikang noon nito. Tsaka siya pumikit. Di naman niya ang pusong pumipintig ng malakas. Ang lalim naman ng tama ako sa'yo. Anang kanyang isip habang ang labi niya ay merong nakapaskil na ngiti. Ni hindi niya namalayang tuluyan na rin pala siyang nakatulog. Kinaumagahan ay naunang nagmulat ng mata si Catherine. Nagulat siya sa posisyon nila ni Clinton. Ngunit sinarili niya ang pagkabigla upang hindi maistorbo ang tulog nito. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang gumalaw ito. Umakto siyang tulog hanggang sa maramdaman niya ang pag-alis ng ulo nitong nakapatong sa kanya. Dama niya rin ang titig nito sa kanya. Gusto niya nang imulat ang kanyang mga mata ngunit tila pinipigilan siya ng isang bahagi ng kanyang isip kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtutulog-tulugan. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga malapit sa kanyang noo. Napalunok na lamang siya nang dumampi ang malambot nitong labi sa kanyang noo. Good morning, my sunshine. I know that you're already awake before I opened my eyes. So better open it kung ayaw mong labi mo na ang sunod kong dampian. Paus ang boses niyang sabi sa babaeng agad-agad namang nagmulat ng mga mata. Napangiti siya lalo dahil sa namumula na ito at hindi magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Good morning, my sunshine. Bati niya ulit dito. Good morning din. Uwi ka na dahil may pasok pa ngayon. Mabilis niyang sabi. Tsaka dali-daling iniwan ito sa salas at nagmamadaling pumasok sa sarili niyang silid habang hawak ang dibdib niyang tila nakikipagkarera. Ngiting tagumpay namang tumayo si Clinton. Nagpaalam pa siya sa tono na medyo malakas para marinig siya nito bago siya tuluyang umalis. Naghanda muna siya ng agahan pagkarating sa inuupahang silid. Matapos ay sisipon-sipon niyang binuksan ng gripo at nang mapuno ay naligo na siya. Minadali niya ang pagkilos dahil excited na siyang makitang muli ang inaasam na dalaga. Handa na sana siya sa paggayak nang tumunog ang cellphone niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Cleus, bakit? Bungad niyang tanong sa kapatid nang sagutin ang tawag nito. Anong katarantaduhan na naman itong pinaggagawa mo dyan, Clinton? Nailayo niya sa tenga ang cellphone dahil sa lakas ng boses ng kanyang ama. Nai-imagine niya ang mukha nitong nanggagalaiti sa sobrang galit. Ngunit wala siyang pakialam sa galit nito. Kahit itakwil siya nito'y wala rin siyang pakialam. I'm just having some fun. Tsaka ano pa bang bago? Lahat naman ang gawin ko, katarantaduhan lang para sa inyo. I'm always a failure to you. Walang kaabog-abog niyang tugon sa ama nang ibalik sa tenga ang cellphone niya. How dare you talk to your father like that? I'm warning you, young man. Bumalik ka rito kung ayaw mong sirain kong buhay ng babaeng kinababaliwan mo. Banta nitong nagpaliyab kay Clinton. Kantiin nyo ng lahat. Huwag lang si Catherine. I love her. She's my happiness and my everything. Kaya't oras na ginalaw niyo siya,
hindi niyo rin ho magugustuhan ang ibabalik kong ganti. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang ang kanyang kamay kuyom na kuyom sa labis na galit. Huwag mo kong hinahamon. Yun lang, at binabanan ni Mr. Clyde Bautista ang linya. Naibato niya ng malakas ang cellphone sa pader sa labis na galit para sa ama. Nagkapira-piraso yun sa sobrang lakas ng impact. Napahilaw mo siya at saka pabagsak na naupo sa sofa. Hindi siya natatakot sa banta ng kanyang ama ngunit natatakot siya sa maaaring mangyari sa babaeng mahal niya. Bumuga siya ng hangin ng ilang ulit bago tumayo. Hindi siya maaaring magpa-apekto ngunit hindi rin siya maaaring magpakampante. Kilala niya ang ama. Kapag nagbitaw ito ng banta, ay talagang ginagawa nito. Kahit na meron pang madadamay na ibang tao. Sa huling pagkakataon ay bumuga siya ng hangin bago tuluyang lumabas ng inuukupang silid. Diretso lamang ang lakad niya nang tumawid sa kalsada. Late kaya yata, Pogi. Punan ni Kakay ng daanan siya ni Clinton. Napasarap ang tulog ko eh. May kaltas ba kapag late? Pabiro niyang tanong. Hindi ako nangangaltas ng sahod. Sabat ni Catherine na ikinangiti naman kagad ni Clinton. Good morning, ma'am. Sinaluduhan niya ito ng madalian, sabay pikit ng isa niyang mata rito. Nakatulog ka po ba, Ma'am Catherine, kagabi ng mahimbing? Ngising dugtong niya pa, ngunit inirapan lamang siya nito at tsaka tinalikuran. Ang cute mo, ma'am. Ang sarap mong iuwi. Banat niyang ikinatili ni Kakay, dahil kanina pa itong kinikilig sa kanilang dalawa. Manahimik ka nga riyan, Kakay. Para kang inahing manok na sinasakal. Sita niya sa dalagang tinawanan lamang nito, lalo na nang makita ang magkabilaan niyang pisngi na namumula. Magtrabaho ka na dun sa likod. Masungit niyang mando kay Clinton. Yes, ma'am. Sagot niya. Good morning ulit, ma'am. Pahabol niya pa bago tuluyang pumunta sa likod. Iiling-iling namang napaupo sa sila si Catherine. Lukulukong lalaki. Nasambit na lamang niya. Guwapong lukuluko nun, ma'am. Banat pa ni Kakay na ninusuan lamang niya. Andaldal mo, isusumbong kita kay Fred niya na natutulala ka dun sa lokong yon. Pananakot niya ritong agad namang tumalab dahil tumigil na agad ito. Sunod-sunod nang nagsulputan ang mga customers kaya't naging busy na silang lahat. Hanggang tanghali lang silang magbubukas kaya't pagsapit ng alas 11:30 ay nagsara na sila. Ibinigay na rin ni Catherine ang sahod ng mga empleyado niya, kabilang na rin si Clinton. Lingguhan kasi siya kung magpasahod. Hindi ka pa ba uuwi? Nakauwi na silang lahat, ikaw na lang ang naririto. May kailangan ka ba? Kulang ba yung binigay ko sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Uuwi pero mamaya pa, kapag gumayag ka ng sumabay sa akin na kumain dyan sa malapit na karinderya. Iminuestro pa ng kanyang nguso ang sinasabi niyang kainan. Nagluto ako eh, kaya ikaw na lang. Mabilis niyang sagot. Eh di makikikain na lang ako. Malawak ang ngiti niyang sabi na ikinataas ng kilay ni Catherine. Pwede ka namang makikain pero bilisan mo lang dahil pupunta ako kay Jacob para sabay kaming mananghalian. Pangungundisyon niyang sunod-sunod naman itong tinanguan. Alika na sa loob. Ayaw niya rito. Anong tawag dito? Bakit parang nilagyan ng food color yung manok? Inusenteng tanong ni Clinton sa inihaing pagkain sa kanya ni Catherine. Chicken curry yan, syunga. Ah, ganun ba? Chicken curry palang tawag dito. Kakamot-kamot sa ulo niyang sambit. Tsaka sinimulang kainin ang inihain ito sa kanya. Di ka ba kakain? Tanong niyang binabagalan ng kilos, pati na ang kanyang pagkain. Doon niya ako sa bahay ng nobyo ko kakain. Kaya kung pwede pakibilisan dahil nakakaabala ka na. Naiinis niyang sabi, habang panay ang tingin sa suot na relo. Malapit na mag-alas 12, bilisan mo naman kumain, Clinton. Pag-aapuran niya ngunit, mas lalo naman itong binagalan ng pagkain. Nananadya ka ba? Piko niyang tanong ngunit, inusente lamang itong umiling sa kanya. Kaya't nanlalaki na lamang ang ilong niyang kinalma ang sarili. Aalis na ako ah, bahala ka kung ano gusto mong gawin dito sa bahay. Basta siguraduhin mo kapag aalis ka na, ay isasarado at ilalak mo ang pinto, okay? Sige na, bye! Hinirapan niya pa ito bago tuluyang tinalikuran. Huwag mo siyang abisuhan na pupunta ka para naman masorpresa siya. Malaman niyang pahabol rito nang lalabas na ito ng pinto na hindi man lang siya pinansin ni Catherine at agad nang nagpara ng tricycle nang makalabas sa kanilang bakuran.
Pagkaalis naman ni Catherine, ay binilisan na ni Clinton ang kanyang pagkain. Kailangan niya kasing sundan ng babae dahil baka matuklasan na nito ang kalokohan ng nobyo nito. Kailangan niyang mabigwasan ang pagmumukha ni Jacob kapag nangyaring nabuko na nga ito ni Catherine. Mabilis siyang nagpara ng tricycle at sinabi sa driver ang lugar kung saan siya paroroon. Sa kabilang dako naman, ay kunot noong nakatingin si Catherine sa pares ng sandals na nasa labas ng bahay ng kanyang nobyo. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya't dahan-dahan siya pumasok at doon ay lantaran niyang nakikita ang makamundong pagsasalo ng nobyo niya, pati na ang babaeng kaisa nito. Gusto niyang sugurin ng lalaki at pagsasampalin, ngunit tila napako na ang kanyang mga mata sa kinatatayuan. Napakasagana na rin ang luhang kumakawala mula sa kanyang mga mata. Natutup niya ang bibig nang tuluyang bumao ng lalaking akala niya'y kanya lamang sa babaeng ito, hanggang sa nabitawan niya ang dalang ulam. Catherine! Agad na lumayo si Jacob kay Janice at dali-daling sinuot ang nagkalat niyang sapot sa sahig. Babe, let me explain. Inakit niya ako kaya ito nangyari. I'm so sorry. Ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka. Sunod-sunod niyang sabi. Ngunit isang malutong na sampal lamang ang natanggap niya mula sa nobya nang makalapit siya rito. Bakit mo nagawang lokohin ako, Jacob? Minahal kita ng buo. Ngunit bakit mo nagawang gaguhin ako? 2 taon na tayo. 2 taon, Jacob. Puno ng sakit niyang sumbat. Hindi mo kasing ibibigay ang pangailangan ko. Kaya ako naghanap ng iba. Nakayuko at matapat niyang sagot na mapait na manginisihan ni Catherine. Hayop ka! Ang kati mo! Napakawalang iya mo! Sinayang mo lang ang lahat. Ang dami-dami nating pangarap pa sa future natin. Ngunit dahil lamang dyan sa kalibugan mo, nasira ng lahat. Naibibigay niya ba lahat ng pangangailangan mo? Ha? Pwes malaya ka na. Malaya ka nang gawin ang ikakaligaya ng lintik mong batuta na yun na mukhang toothpick. Puno ng sakit niyang sambit. Tsaka ito tinalikuran at patakbong lumabas na hindi niya namalayan si Clinton na nasa gilid lamang. Susunod ako, Catherine. Ngunit bago yun, babasagin ko muna ang mukha ng siraulong Jacob na ito. Sambit niya at agad nang pumasok sa loob ng bahay ni Jacob. Sino ka? Ano ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Maangas na tanong ni Jacob sa lalaking hindi pamilyar sa kanya. Hindi mo naman kailangan malaman pa kung sino ako. Narito lang naman ako para sirain niyang mukha mo na puro lang naman gawa ng siyensya. May diin niyang sambit at agad-agad itong sinugod. Buong lakas niyang pinadapo sa pisingin nito ang kanyang kamao na siyang ikinatumba nito. Hindi pa siya nakontento at inulit pa ng inulit ang pagpapakawala rito ng malalakas niyang suntok. Tumigil lamang siya sa pambubugbog sa lalaki nang mawala na ito ng malay. Tumayo siya at binalingan ang umiiyak sa isang sulok na babae, habang balot ang katawan nito ng kurtinang hindi gaanong kakapalan, kaya't kita ang lawlaw nitong hinaharap, pati na ang madamo nitong gitna. Niwala ka sa kalingkingan ni Catherine. I wonder kung ilan na bang lumamas dyan sa lawlaw mong dibdib, at kung ilang batuta na bang pumasok sa kuweba mong maluwag. Panunuya nito na ikinangisi lamang nito. Pinulot niyang damit sa sahig, tsaka iyon ipinunas sa puno ng dugo niyang kamao, at pagkatapos ay lumabas na siya at agad nagpara ng tricycle. Malayo pa lamang ang sinasakyang tricycle ni Clinton sa bahay at sa hardware ni Catherine ay tanaw na niya ang kaguluhang nagaganap. Kuya, bilisan mo! Mando niya sa driver na agad naman itong sinunod. What the hell is happening here? Dumagundong ang boses niya pagkababa ng tricycle sa mismong tapat ng tindahan. Nakuyom niya rin ang kamao dahil sinira ng mga tauhan ng daddy niya ang tindahan ni Catherine. Pati na ang mga paninday pinagsisira rin. Siniguro talagang wala nang mapapakinabangan. Old man! Nanilisik ang kanyang mga mata nang matanaw ang amang hawak sa braso ang babaeng mahal niya, na mugtong-mugto na ang mga mata sa labis na pag-iyak nito. Tumakbo siya papalapit sa mga itong ngunit hindi pa siya tuloy ang nakakalapit nang harangin siya ng 4 na tauhan ng kanyang ama.
Hinanda niyang sarili para labanan ng apat na lalaking hindi nalalayo, ang taas at laki ng katawan sa kanya. Isa-isa niyang nilabanan ng mga ito, hanggang sa matagumpay niyang mapatumba ang apat na tauhan ng kanyang ama. "What have you done, Jean-Claude Bautista?" Halos umusok ang ilong niya sa labis ng galit para sa ama. Nais niyang lapitan ng mahal na patuloy sa paghikbi, nang mapatigil siya dahil sa paglabas ng baril ng kanyang ama. At walang ano-anong itinutok yun mismo sa sentido ni Catherine. "Clinton, natatakot ako." Nanginginig at basag na ang boses niya nang salubungin ang mga mata ng lalaking hindi niya inakalang anak pala ng makapangyarihang tao. Ayoko pang mamatay. Takot na takot niyang pagsambit. "Dad, please tama na." Nangihina niyang pakiusap sa ama habang unti-unting lumalapit sa takot na takot niya ng mahal. Gusto niyang yakapin at pawiin ang takot nito. Wala rin siyang takot sa mga balang pinapakawalan ng ama niya kapag hahakbang siya. Di bali nang malumpo siya, basta't maalo niya lamang ang babaeng mahal na mahal niya. "Tumigil ka na. Itigil mo na ang kahibangang to, Clinton." Pagbabantaan ni Mr. Clyde Bautista. Ngunit tila bingi ang kanyang anak at patuloy na humahakbang palapit, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tuluyang patamaan ng paa nito. "Ah!" Natigil siya sa paghakbang nang bumaon sa laman ng paa niya ang bala mula sa baril ng kanyang ama. Puno ng hinanakit niya itong tinitignan kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. "Napakasama mong ama. Ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng ligaya magmula na mawala si mami. Alam mo ba yun? Tapos sa hadlangan mo pa. Anong klase ka bang ama?" Panunumbat niya. Sa puntong yun ay nawala na ng malay si Catherine. Hirap man dahil sa tama ay dinaluhan ito ni Clinton. Hindi naman mapigilang maawa ni Mr. Clyde Bautista, kaya't sumenya siya sa mga tauhang tulungan ng dalawa. "Dalhin niyo sila sa ospital." Utos niya sa mga tauhan at agad nang tumalikod kasama pang iba pa niyang tauhan ni hindi niya nilingon pa ang panganay na anak. Mabilis namang nadala sa malapit na ospital ang dalawa. Idiniretso agad sa ER si Clinton dahil kailangang matanggal ang balang bumaon sa kanyang mga paa, habang si Catherine naman ay unti-unti nang nagkakamalay. "Nasaan ako? Si Clinton? Asan si Clinton?" Nag-hysterical niyang tanong nang bumalik sa isipan ng mga nangyari bago siya nawala ng malay. "Huminahon lamang po kayo, miss. Nasa ER na po yung kasama niyo at kasalukuyang tinatanggal ang balang bumaon sa kanya." Saan ng doktor na ikinatulon naman ng luha ni Catherine. "Diyos ko, huwag niyo po siyang pababayaan." Usal niya habang tahimik na tumatangis. Alalang-alala siya para kay Clinton. Hindi niya maipaliwanag yung takot na nararamdaman niya nang makitang bumaon ang bala ng ama nito rito. Gusto niyang maghumiyaw para sitahin ang ama nito, ngunit hindi niya magawa dulot ng sobra-sobrang takot. "Dok, dalhin niyo po ako kay Clinton. Gusto ko po siyang makita at makausap. Pakiusap." Tumangon naman ang doktor. Tsaka nito inutusan ang nurse na kumuha ng wheelchair. Samantala, kapapasok lamang kay Clinton sa ICU. Wala siyang malay dahil sa gamot na itinurok sa kanya para lamang kumalma at makatulog siya nung mga oras na tinatanggal ang bala sa kanyang paa. Nais niya kasing alamin muna ang kalagayan ni Catherine bago ng mga doktor tanggalin ang bala sa kanyang paa. Pagkahabag naman ang namutawi kay Catherine pagkapasok sa silid ng ICU matapos makita sa gitna ang walang malay na lalaki. "Clinton, ayos ka lang ba?" Gusto niyang kaltukan ang sarili dahil sa katanungan lumabas sa kanyang bibig gayong nakikita niya namang hindi ito okay. "Gumising ka na dyan, please." Inabot niya ang palad nito at saka yung dinala sa kanyang pisngi. "Huwag namang pati ikaw mawawala pa sa akin. Espesyal ka na sa akin, Clinton. Kaya please gumising ka na dyan." Paus na paus niya ngunit pinipilit pa rin masabi yon dahil sa pag-asang maririnig siya nito. "Damayan mo ko. Tulungan mo ko. Yung tindahan ko kailangan pa nating ayusin dahil may mga tao akong kailangang pasahurin. Kailangan nilang tulong ko. Si Kakay may sakit ang nanay niya. Si Buboy naman may apat na anak na pinapaaral. Habang si Jake ay isang working student.
Kaya hindi po pwedeng hindi ko maitayong muli ang hardware ko. Napapasigok pa siya habang sinasambit yon. Hirap na rin siyang huminga dahil barado na ang ilong niya. Unti-unti namang nagmulat ang kanyang mga mata si Clinton nang marinig ang mumunting hikbi ng babaeng mahal niya. Tahan na, may sunshine. Paos ang boses na sambit nito. Agad namang nagpunas ng luha si Catherine gamit ang likod ng kanyang palad habang ang sipon niya ay basta na lang niyang isininga sa laylayan ng damit niya. Palihim na lamang na natawa si Clinton sa ginawa ng dalaga. Salamat naman at nagkamalay ka na. Sa huling pagpatak ng kanyang luhay, palad na ni Clinton ang pumawi. Shhh! Tahan na. Hindi natin sila pababayaan, okay? Tutulong ako, pangako yan. May ngiti sa labi niyang wika, tsaka hinaplos ang pisngi nito. Patawad, Kath. Patawad sa mga nangyari. Huwag mo sana akong kamuhian dahil hindi ko kakayanin. Mahal kita, Catherine. Buong pusong pagtatapat niya sa kanyang damdamin na ikinagulat naman ng babae. Natameme siya at hindi alam ang sasabihin. Nanatili lamang na magkatagpo ang kanilang mga mata hanggang sa dahan-dahang bumangon si Clinton at unti-unting inabot ang labi nito. Masuyo ang iginawad niyang halik ngunit hindi naman niya nagtagal dahil itinulak siya ng marahan ni Catherine. Huwag mo naman akong madaliin. Kagagaling ko lang sa breakup eh. Nakayukong wika niyang ikinangiti naman ni Clinton. Pasensya na, nadala lang. Napapakamot sa batok niyang paumanhin dito. Pwede, payakap na lang. Sa yakap mo kasi ako hugot ng lakas. Anyang agad namang pinaunlakan ni Catherine. Thank you, my sunshine. Mahina niyang sabi. Tsaka rito yumakap ng mahigpit. Naghiwalay lamang sila nang dumating ang mga kasamahan nila sa hardware. Napapangiti na lamang ang dalawa dahil sa paulit-ulit na tanong nila Kakay, B-Boy at Jake sa kanila kung ayos na bang talaga sila. Inabot din ng 3 araw bago pinalabas ng ospital si Clinton. Pagka-uwi nila ay wala silang sinayang na oras sa paglilinis ng mga nasira at nagkalat na kagamitan at produktong hindi na mapapakinabangan pa. Gamit ang perang dala ni Clinton ay nagtulong-tulong silang muling ipatayo ang hardware ni Catherine. Kung dati ay Zamora's Hardware ang pangalan ng hardware ni Catherine, ngayon ay Cathy Clint na. Ayon din sa kagustuhan ni Catherine na paghaluin ang pangalan nila ni Clinton. Isang buwan din ang ginugol nila sa pagkukumpuni bago tuluyang naipatayo ang hardware ni Catherine. Maluhaluha pang dalaga habang pinagmamasdan ng tindahan niyang mas malaki na kumpara sa dati. Next project ay ang panliligaw ko naman. Anya. Habang nasa likuran siya ni Catherine na emosyonal na pinagmamasdan ng nabuo na muli nitong tindahan, agad namang humarap sa kanya at mahigpit na yumakap. Salamat ng marami, Clinton. Hindi mo lang alam kung gaano mo akong napasaya. Madamdaming sambit nito na nagpangiti kay Clinton. Walang anuman. Masaya ako dahil nagawa kitang pasayahin kahit na simpleng bagay na ito. Wika nito na inilingan ng babae ngunit na natiling nakayakap sa kanya. Hindi to simpleng bagay lang para sa akin, Clinton. Napakalaki ng ginawa mong tulong na ito para sa akin. Sa amin. Mula pa sa lolo kong hardware na ito. Kaya't napaka-importante ng Cathy Clint para sa akin. Kaya sobrang thank you. Hinigpitan pa niya ang yakap rito sa labis na galak. So, pwede na rin siguro kitang ligawan? Anya na sinagot naman ito ng isang tipid na tango. Really? Papayag ka na? Gulat at hindi makapaniwalang pinaharap niya ito sa kanya. Oo naman, pero asahan mo nang hindi magiging madali ang lahat, okay? Ngiting sambit niyang ikinangiti ng malawak ni Clinton. Napasuntok pa ito sa hangin sa sobrang tuwa na animoy sinagot na siya. Ang OA naman ang reaksyon mo. Pinapayagan pa lang naman kitang manligaw sa akin. Pero ang saya mo abot hanggang langit na. Natatawa niyang sabi rito. Para mo na rin kasi akong sinagot. Anyang may ngiti sa mga labi. Sira, manligaw ka pa lang ano? Oo, alam ko. Muli silang nagyakap ngunit daglian lamang dahil marami na ulit ang customers nila. Mga bandang 10:00 ng umaga ay nagpaalam na muna sila Clinton at Catherine sa mga kasamahan dahil magtutulungan pa sila sa paghahanda ng pananghalian.
Idiniklara kasi ni Catherine na sasagutin niya ang pananghalian ng mga tauhan niya para naman hindi na mamasahe ang mga ito pauwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Sa kanilang paghahanda ay hindi nawala ang kulitan, tawanan at asaran. Tikman mo nga ito, Clinton, kung okay ng lasa. Anya sa huling putahing niluto nila. Lumapit naman agad si Clinton. Hawak ang isang kutsarita. Tsaka kumuha ng sabaw tsaka iyon tinikman. Tila siyang kinilig dahil sa nanunuot na asim ng sinigang na niluto nito. Masarap. Nag-thumbs up siya sabay ngiti. Natuwa naman sa kanyang babae. At agad na nakisuyong tanggalin na sakalan ng kaldero. Dadalhin nilang ba natin itong pagkain nila sa tindahan? Tanong niyang tinanguan naman agad ni Catherine. Ako na lang ang magdadala nitong ulam at kanin. Pagpipresenta niya. Oo, sige. Tinapunan niya lamang ng dagli ang tingin si Clinton dahil busy siya sa tinitimplang juice. Grabe naman itong pahanda niyo sa amin, Ma'am Catherine. Nakakapantulo ng laway ah. Bulalas ni Biboy matapos itong maghugas ng kamay. Oo nga, Ma'am Kath. Salamat sa malapyas ng pagkain ah. Segunda naman ni Kakay at Jake. Deserve niyo to dahil mga masisipag kayong lahat. O siya, magsikain na tayo at magpakabusog. Kailangan maubos natin tong lahat ah. Wika niyang may ngiti sa labi. Sinulya pa niya pa si Clinton na nasa kanyang tabi. At masuyo itong ginantihan ng matamis na ngiti. Kain na rin tayo. Pag-aaya niya rito. Maupo ka na, Your Highness. At nang mapagsilbihan ka na ng gwapo mong hari. Kinindatan niya ito bago kumuha ng dalawang plato. Palihim namang nasapo ni Catherine ang kanyang pisngi na nagiinit. Lantaran pala siya kung manligaw, sa isip-isip niya. Salamat. Ngiting sambit niya nang ibigay na nito sa kanya ang platong nilagyan nito ng pagkain. Welcome. Muli ay kinindatan niya ito. Naupo na rin siya sa tabi nito at natutuwa sa mga kasamahang inaasar sila na kesyo wag na raw nilang patagalin. Hindi kailangang madalain ng lahat, B-boy. Kailangan kong paghirapan na magiging premyo ko. Ngiting patol niya sa pagbiro ng mga ito. Sumang-ayon naman ang lalaki sa kanya. Panay pa rin ang biruan nilang lahat habang kumakain. Nang matapos ay, sina Clinton at Catherine na rin ang nagligpit dahil may mga mamimili ng kailangang askasuhin ng mga tauhan nila. Ano kaya kung mag-set tayo ng outing sa kanilang lahat? Treat natin sila sa isang beach kasamang pamilya nila. Once a year natin gawin, total summer na. Suwestiyon ni Clinton nang magsarado na sila ng tindahan. Noon ko pa talagang gustong gawin yan, kaso hindi ko lang talaga nabibigyan ng oras at panahon. Pero ngayong narito ka na, pwedeng-pwede na basta batulungan tayo eh. Palagi mo akong katulong sa lahat ng bagay, Sunshine. Ngiting sambit niya na ikinangiti rin ito. Dito ka nilang maghapunan para naman may kasabay ulit ako. Gusto ko yan. Kung gusto mo rin, dito na ako titira para palagi kang may kasama. Sira, hindi pwede no? Namumula niyang sambit tsaka rito nag-iwas ng tingin. Tsaka na pag sinagot na kita. Tumakbo siya papasok matapos niyang sabihin yon. Wagas naman ang pagkakangiti ni Clinton. Kinikilig rin siya hanggang sa tuluyan na rin niyang ihakbang ang kanyang mga paa para sundan ang reyna niya. Ano palang ihahanda mo ngayong gabi? Tanong niya nang makalapit siya rito. Kare-kare, di ba favorite mo yon? Tumango siya bilang tugon at dahan-dahang iniyakap ang sarili mula sa likod nito. Clinton, ano bang ginagawa mo? Let's stay like this for a while, Sunshine. Gusto kong yakapin ka ng mahigpit. Isinandal niya ang baba sa liig nitong ikinasinghap ni Catherine. Hindi mo kailangang kabahan, Sunshine. Dahil wala naman akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Behave akong manliligaw, promise. Pagpapangako niya bago tuluyang idinikit ang sarili rito. Ang sarap lang ang feeling ng ganito. Kayakap ko ang babaeng gusto ko. Pakiramdam ko pag-aari na kita. Dugtong niya pa sa mahinang tono. Hindi naman magkamayaw ang puso ni Catherine para na yung lalabas. Kumalas lamang ito nang merong kumatok. Ako na lamang ang magbubukas. Anitong tinanguan niya na lamang. Tsaka lamang kumalma ang puso niya nang tuluyan na itong makaalis. Cleus, ano't naparito ka? Kunot ang noong tanong niya sa kapatid nang mapagbuksan niya ito. Si Dad, wala na siya, Clinton. Sumabog ang sinasakyan niyang eroplano habang papunta siya ng France. I need your help, bro. Hindi ko kaya itong mag-isa. Imporma nitong nagpabigla kay Clinton. Hindi siya makapaniwala. Naging masama man sa kanyang ama ngunit ama niya pa rin ito.
at mahal niya ito. Nasaan ang katawan ni Dad? Tila may bumabara sa lalamunan niya sa naging tanong niyang yun. Umiling si Cleus, kasabay ng pagtulo ng luha nito. Abot ang relo na lang ni Daddy ang nakuha ng mga otoridad. Nanlulumo namang napasandal sa gilid ng pintuan si Clinton. Hindi niya lubusang maisip na sa ganito lamang magtatapos ang buhay ng kanyang ama. Hintayin mo ako rito. Magpapaalam lang ako saglit at sabay tayong babalik ng Maynila. Sambit niya na tinanguan lamang ng kapatid niya. Huminga siya ng malalim bago nagtungo sa kusina. Catherine, tawag niya rito. Oh, sino yung dumating? Nakangiti niyang tanong ng lingunin nito. Ngunit agad ring nawala ang ngiti niya sa labi nang makita ang kalungkutan sa mukha nito. May problema ba? Agad niyang iniwan ang ginagawa para diluhan nito. Hinaplos niya agad ang pisngi ni Clinton na merong tumulong luha ron. Bakit? Gusto niya ring maiyak sa nakikitang emosyon sa mga mata ng lalaking kaharap. Wala na si Dad. Wika niya nang kinabigla rin ang dalaga. Mahigpit siya nitong niyakap, kaya't naibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Nasa labas ang kapatid ko at sasama ko sa kanyang pabalik ng Maynila. Hindi man naging mabuti sa akin. Sa atin si Dad, pero mahal ko siya. Kailangan kami ni Dad may sunshine, kaya ako aalis. Ngunit pangako babalik ako. At sa pagbalik ko, itutuloy natin ang sa atin. Mahal na mahal kita, Catherine Zamora. Hinagkan niya ang noon ito. Hihintayin kita. Naluluhang sambit niya na ikinangiti ni Clinton. Sabay na silang gumala sa yakap ng isa't isa. Gustuhin niya mang sagutin ang pagmamahal nito ngunit merong tamang oras para sabihin niya rito ang tunay na nararamdaman. Kasabay ng pag-alis nito ay ang pagtulo ng kanyang luha. Lumipas ang isang buwan hanggang sa naging dalawang buwan nang walang Clinton ang magpapakita. Namimiss niyo na siya mamano. Ani kakay isang umaga dahil matamlay na naman ang boss nila. Bibihira na lang rin nila itong makita na ngumiti at bibihira na rin makipagkulitan at biruan sa kanila. Nawala ang sigla nito magmula nang umalis si Clinton. Sobra kakay. Gustuhin ko mang puntahan siya pero hindi ko naman alam kung saan. Bukod dun ay natatakot din ako. Wika niyang nakapangalong baba. Natatakot ka naman saan, ma'am? Takang tanong niya. Takot na baka may mahanap na siyang iba. Babaeng hindi pakipot at hindi matagal sumagot ng oo at I love you too. Malungkot niyang tugon. Mukha ba naman, ma'am? Hindi yun magagawa sa'yo ni Boss Clinton dahil patay na patay yun sa'yo. Mahal na mahal ka kaya nun. Tiwala lang kasi, ma'am. Malay mo may importanteng ginagawa. Alam mo kasi yung mga mayayaman, ma'am, kapag may nawawala sa isang miyembro ng pamilya, nililipat yung yaman at kapangyarihan. Ganun yung napapanood ko sa mga telenovela. Saad nitong ikinabuntong hininga lamang ni Catherine. Natapos pang maghapong walang kabuhay-buhay ang dalaga. Sinabihan niya rin ang mga tauhang wag na munang pumasok bukas dahil sa masama ang pakiramdam niya. Sa kabilang dako naman ay abala sa paghahanda sa sarili niya si Clinton. Tapos niya na kasi ang mga kailangan gawin na ipasa niya na sa pangalan ng kapatid ang pagiging chairman. Natagalan siya sa pagbalik dahil sa hinanda niyang plano para sa kanila ni Catherine. Pinasadahan niya ng tingin ng refleksyon sa salamin. Siniguro niyang gwapo siya pag nakita ng babaeng miss na miss niya na. Bumuga siya ng hangin bago ibulsa ang maliit na kahong naglalaman ng singsing na iaalok niya sa mahal niya. Hiling niya lang na sana'y pumayag ito sa magiging alok niya dahil kapag hindi ay masasayang lahat ng hinanda niya. Hey, do you need some help? Nakasandal sa pintuan si Cleus nang tanungin niya ang kapatid. Hindi na. Kaya ko na ito bro, salamat. Kumpiyansa niyang sagot sa kapatid na ipinagkibit-balikat lamang nito. I'll pray for your success plan bro. Ngising sambit niyang tinanguan lamang ni Clinton. I got this bro. Maging alerto ka lang dahil kapag tumawag ako sa'yo, ibig sabihin nun ay pumayag siya. Kaya sabihan mo agad ang simbahan. Bili niya. I got you too bro. Nisi pa niyang sambit bago umalis dahil meron pa siyang tambak na gawain. Masaya siya para sa kapatid. Sana lang magkaroon agad ako ng pamangkin para naman magkaroon ng tiyanak dito sa bahay. Mahina niyang turan. Samantala, padapa namang bumagsak sa kama niya si Catherine. Tsaka doon ibinuhos ang emosyong bumalot na naman sa kanya. Miss na miss niya si Clinton.
Sabi, babalik din kagad pero magpahanggang ngayon wala pa rin. Puno ng pagtatampo niyang sambit. Nahinto lamang siya sa pag-iemot nang may kumatok. Sino naman kayang tao mangiistorbo sa kalagitnaan ng gabi? Anyang nagpupunas ng luha. Sandali lang naman. Inis niyang sigaw nang paulit-ulit na kumakatok ang tao na nasa labas. Sino ba? Naputol sa hangin ang dapat niyang sasabihin nang masilayan ang mukha ng lalaking pinangungulilaan. Miss me, may sunshine? Ngiting tanong niya sabay labas ng isang pumpo ng bulaklak na itinago niya sa likod. Clinton! Sunod-sunod muling tumulo ang kanyang mga luha. Kinabig naman siya nito sa bewang at mahigpit na niyakap. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko naghanap ka na ng iba. Akala ko hindi mo na ako mahal. Sunod-sunod niyang sabi habang umiiyak. Pwede ba namang mawawala ang pagmamahal ko sa'yo gayong nakaukit ka na sa puso ko? Mahal kita, Catherine. Mahal na mahal kaya tahan na. Pangakong hindi na ako muling aalis pa. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Siya ka patuloy na hinahagkan ng noo at buhok nito. Kumalas siya upang iabot ang bulaklak na hawak. Lumuhod din siya kaagad matapos nitong tanggapin ang bulaklak. Dinukot niya rin sa bulsa ang maliit na kahon. Tsaka iyon binuksan at inialay sa babaeng minamahal. Napangiti siya nang muling tumulo ang luha nito habang salo ng palad ang bibig. Catherine Zamora, will you accept my love? Would you accept me to be your partner until the rest of our lives? Puno ng pagmamahal niyang tanong rito. Oo, Clinton. Gusto kong makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Gusto kong maging asawa mo. Luha ang sagot niya. Wala namang pagsidla ng tuwang nararamdaman ngayon ni Clinton. Dahil sa wakas, ay nakamit niya rin ang matagal ng inaasam na sagot mula rito. Unti-unti niyang isinuot sa palasing singa nito ang binili niyang princess cut na diamond ring. Matapos yun ay tumayo na siya at may ngiti sa labing pinawi ang mga luhang kumawala sa mata ng babaeng mahal niya. I love you, my sunshine. Mahal din kita, Clinton ko. Puno ng pagmamahal niyang tugon. Tila tumaba ang puso ni Clinton sa narinig. Sobrang saya niya. Unti-unti niyang inilapit ang labi sa noon nito. Tsaka iyon hinagkan. Inabot rin ang kamay niya ang baba nito upang magpantay ang kanilang mga mata. Masuyo siyang ngumiti tsaka muling iniusal ang mga katagang. Mahal na mahal kita. Bago tuluyang magtagpo ang kanilang mga labi. Gamit ang paan niya isinara niyang pinto. Tsaka binuhat si Catherine patungo sa silid nito. I love you. Sambit niya sa pagitan ng kanilang mga halik habang dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Buong puso niyang ipinaramdam kay Catherine ang pagmamahal niya. Napuno ng mahihina nilang halinghing ang apat na sulok ng silid. Naghiwalay lamang ang kanilang mga katawan nang tuluyang maramdaman ang pagod. Kinaumagahan ay tanghali na silang nagising. Masakit ba? Nasa tono niyang pag-aalala nang mapangiwi si Catherine nang subukan itong bumangon. Oo, ganito pala kapag unang ano, anyang ikinangiti ni Clinton. Sa una lang yan, love. Paniniguro niya sabay yakap sa bewang nito. Ang dami mo namang endearment sa akin. Nakangusong reklamo niya. Hindi mo ba gusto? Gusto, pero gusto ko isa lang. Para naman yun din ang tatawag ko sa'yo. Paliwanag niya. O sige, sa love na lang tayo para naman palagi mo akong tinatawag ng mahal. Namula naman ang magkabilang pisngi niya hanggang sa pupugin na naman siya ni Clinton ng halik dulot ng panggigigil sa kanya. Matapos maghanda ng pagkain ay pinagsilbihan na ni Clinton si Catherine. Hinintay niya munang makatulog ang babae para maisagawa ang plano. Nang tuluyang makatulog si Catherine ay dahan-dahan nang umalis si Clinton. Binalikan niya ang apartment at saka doon kinuha ang perang itinatago niya sa ilalim ng kama. Pasalamat na lamang siyang hindi pinakialaman ng landlady ang silid niya. Nang makuha ang pera, ay nagtungo na siya sa mga bahay ng kasama sa trabaho. Sa wakas, magiging misis na rin si ma'am. Masaya kami para sa inyo, boss. Si Kakay yun. Kami rin, boss. Masaya kami para sa inyo ni ma'am. Best wishes po. Segundo naman nila Jake at B-Boy na ikinangiti naman ni Clinton. Maraming salamat sa inyo. Naparito talaga ako dahil plano kong paunahin na kayo ng Maynila. May hotel na akong pinahanda para sa tutuluyan nyo.
May sasakyan na rin na paparating para mahatid kayo sa hotel na sinasabi ko. Mamaya, susunod na rin kami at bukas na bukas din magaganap na ang kasal. Salaysay niyang sinang-ayunan naman ang lahat. Bago umalis ay pinaghati-hati niya sa tatlo ang 1 milyon niyang pera para naman merong magamit ang mga ito na panimula para sa pinapangarap na negosyo. Maluha-luha ang tatlo sa sobrang saya. Masaya rin si Clinton na nakatulong siya sa kapwa. Pagbalik niya ay nakahinga siya ng maluwag dahil mahimbing pa rin ang tulog ng mahal niya. Ipinasya niya na munang maligo. Matapos ay binasa niyang bimpo tsaka nilagyan niya ng tubig ang kinuhang planganita. Maingat niyang pinunasan si Catherine hanggang sa magmulat na ito. Good afternoon, love. Ngiting bati niya rito habang pinupunasan ang isa nitong binti. Ngumiti rin naman si Catherine. Dama niya ang pag-iinit ng pisngi habang pinagmamasdan ng mahal niyang pinupunasan siya. Aalis ba tayo, love? Tanong niya nang mapansin ang ayos nito. Oo, kailangan na kasi nating bumalik ng Maynila. Dahil naghihintay na sa atin ang simbahang magiging saksi sa pagmamahala nating dalawa. Ha? Agad-agad? Gulat niyang tanong dahil alam niyang hindi madali ang pagsasaayos ng kasal. Maraming kailangang lakarin. Yes, isa na rin sa dahilan kaya ako natagalan na makabalik sa'yo. Dahil sinasaayos kong kasal natin. Grabe ka na talaga, love. Sobra mo naman akong pinapasaya. Nanundubig na naman ang kanyang mga mata. Kaya't agad na binitawan ni Clinton ng bimpo. Tsaka sa kanya lumapit. Masuyo niya itong niyakap. Lahat gagawin ko. Basta mapasaya ka lang. Mahal na mahal kita. Napakasaya ko dahil sa wakas ay pumayag ka ng maging asawa ko. Halos ipagsigawan ko na nga ang galak na nararamdaman ko. Aso pinipigilan mo ko dahil baka isipin ng mga taong malapit sa bahay mo eh may kasama kang baliw. Natatawa niyang wika na ikinatawa rin ni Catherine. I've finally heard your laugh again, my love. Anas niya at masuyong sinalubong ng labi niyang malambot at matamis nitong labi. Sa halik na kanilang pinagsasaluhan ay nadarama nila roon ang sobrang pagmamahal. Niayaw na nilang tigilan ang labi ng isa't isa. Ngunit kailangan pa nilang bumiyahe. Ipagpapatuloy natin to sa mansion ko, my love. Kinindatan niya ito bago tuluyang tumayo. Siya na rin ang nagsuot ng damit. At nang lumabas ay binuhat niya pa ito. Prinsesang prinsesa siya kung ituring ni Clinton. Pagkarating sa mansyon ay halos malula si Catherine sa sobrang laki ng bahay nila Clinton. Nagmando agad ang lalaki sa mayordoma na ipaghanda sila ng hapunan na agad namang sinunod ng may edad na babae. Hindi pa rin talaga maproseso ng utak ko na ganito kayaman ang mapapangasawa ko. Sino ba naman kasi mag-aakala ng isang driver ay bilyonaryo pala? Manghang tura niya nang marating na nila ang silid ni Clinton. Natawa na lamang si Clinton sa tinuran ni Catherine. Naalala mo ba yung araw na nabunggo mo ko dahil busy ka sa paglilista ng mga kailangan mong materyales? Tanong niya bago nahiga sa hita nito. Oo naman, tandang-tanda ko pa yon. Sa totoo lang, na-starstruck talaga ako sa'yo noon pero hindi ko lang pinapahalata dahil nahihiya ko. Pagkatapos noon, makikita nilang pala kita sa harapan ng tindahan ko at nag-a-apply ka na bilang truck driver. So, naalala mong talaga ako. Panunokso niyang tipid naman itong tinanguan. Tandang-tanda akong hulma niyang gwapo mo mukha. May ngiti sa labi niyang sambit, tsaka siya yumuko at inabot ang labi nito. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, love. Salamat dahil minahal at pinursige mo ang isang simpleng katulad ko. Hinaplos niya sa pisngi ang lalaki, tsaka ito muling hinagkan sa labi. Mahal na mahal kita. Masuyo niyang wika. Kaya't ang nakahiga niyang fiancé ay agad-agad na bumangon para lamang mapalalim nitong ginagawad niyang dagliang halik rito. Kakalasin na sana ni Clinton ang sapit ni Catherine nang kumatok ang isang katulong. Damn it! Mamaya na kayo mang istorbo! Inis niyang sabi kaya't natigil ang pagkatok ng katulong. Bakit mo naman sinigawan? May ngiti sa labi niya nang tanungin yun kay Clinton. E nasa momentum na kasi tapos mang istorbo. Let's continue na, love, dahil nagwawala na yung sawa na nakatago sa loob ng pants ko. Wika niya tsaka muling inangkin ang labi ng mahal niya. Napakaganda mo talaga, Catherine. Paus niyang turan tsaka itutuloy ang inangkin. Bandang 9:00 natapos ang dalawa.
Nagpadala na lamang ng pagkain si Clinton dahil tinatamad na siyang bumaba pa. Sleep well, love, dahil bukas nagaganapin ang pag-iisang dibdib natin. Inihilig niya ang ulo nito sa kanyang balikat pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Good night, I love you. Mahina niyang sambit. Good night din, mahal din po kita. Tuga naman ni Catherine bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Ipinikit na rin ni Clinton ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na silang nilamo ng antok. Kinaumagahan ay wala na sa tabi ni Catherine si Clinton. Bumangon na siya at saka inilibot ang mata sa paligid hanggang sa makita niya ang pagkaing nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Babangon na sana siya at planong ipulupot ang kumot sa katawan niya nang mapagtantong meron na pala siyang damit. Napangiti siya dahil nagawa siyang damitan ni Clinton nang hindi niya man lang nararamdaman. Tuluyan siyang umalis sa ibabaw ng kama para tunguhin ang pagkaing may kalakip pang sulat. Good morning, my lovely sunshine. Ako ang naghanda ng lahat ng pagkain kaya't sana maubos mo. Maaga nga pala akong umalis dahil kailangan mauna ang groom sa simbahan. I'll wait for you there. I love you. Dinala niya ang sulat sa kanyang dibdib. Napaka-sweet naman ang magiging asawa ko. Kinikilid niyang sabi bago na upo at tuluyang kinain ang hinanda para sa kanya ni Clinton. Saktong pagkatapos niya ay nagsipasukan na rin sa silid ang dalawang binabae at tatlo pang babae na may dalang mga makeup kit at isang puting malaking kahon na naglalaman ng damit pang kasal. May makeupan muna si Catherine bago sa kanya ipinsuot ang wedding gown. Manghang-mangha siya sa suot, lalo na sa parteng dibdib at bewang na merong maliliit na kristal. Ang headdress niya rin ay napakaganda. Sa sobrang ganda ay hindi niya na magawang ilarawan pa. Ibinibigay na rin sa kanya ang 10 ng puting roses na halatang sariwa pa. Napakaganda niyo po, ma'am. Tsak na malalaglag ang pangalan ni Sir Clinton kapag nakita niya na kayo. Puri ng isang makeup artist na sinang ayuna naman ng ilan pang kasama nito. Ah, salamat po. Nahihiya niyang sabi sa mga ito. Maging siya'y namamangha sa sarili. Bumuga muna siya ng hangin nang ayain na siya ng mga ito na bumaba na dahil naghihintay na umano ang groom niya sa simbahan. 5 minutes lang at tuluyan ang nagsisimula ang kasal kaya't kabadong-kabado si Clinton. Relax bro, darating yun. Pagpapakalma ni Cleo sa kapatid niyang halatang kabado na dahil wala pa rin ang bride nito. Tumango naman sa kanya ang nakatatandang kapatid tsaka ito tumingin ang diretsyo sa nakasaradong pintuan. Nakahinga lamang na maluwag si Clinton nang bumukas na ang tarangkahan at tuluyong iniluwano ng napakaganda niyang si Catherine. Bumuhos ang saya sa kanyang mga mata. Naging emosyonal siya habang hinihintay ang babaeng mahal. Nasa kalagitnaan pa lamang ito ngunit sinalubong niya na agad dahil hindi niya nais na maramdaman ito ang pagiging mag-isa. Lalo't walang maghahati dito palapit sa kanya. Bakit mo ko sinindo? Bawal yan, di ba? Mahinang tanong ni Catherine. Hindi ko gustong nakikita kang naglalakad ng mag-isa. Nangako akong palagi mo kong kasama, hindi ba? Inilahad niya ang kamay. Napapangiti namang tinanggap yun ni Catherine hanggang sasabay na nga silang naglakad patungo sa harapan ng altar. Walang pagsidla ng galak at saya na kanilang nararamdaman ng mga sandaling to nang tuluyang sabihin ng pari na sila'y ganap ng mag-asawa. You're finally my wife. Maramdaming sambit niya nang tuluyang maitaas ang belo ng kanyang asawa. I love you so much, my beautiful Catherine Zamora Bautista. Masuyon niyang wika bago ang kinin ng labi nito. Natatawa na lamang ang mag-asawa. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyan nilang natanggap ang magandang regalo ng Diyos. 3 supling ang ngayon nasa sinapupunan ni Catherine. Naroroon yung takot dahil 3 bata ang kailangan niyang ilabas. Ngunit mas lamang ang saya. Sa awa naman ng Diyos ay naging ligtas ang pagsisisaryan kay Catherine. Sa ngayon ay masayang isineselebrate ng mag-asawa ang kanilang 10th anniversary pati na ang ika-10th birthday ng kanilang triplets na sina First Clyde, Second Cleus, at Third Clinton. Mas pinili kasi nilang mag-asawang ipagpatuloy ang kinasanayan na ng pamilya ni Clinton na magkakahuwig dapat ang pangalan ng isang pamilya, partikular ang pangalan ng mag-ama. Wakas!